Yan ang mga badi. May cutting na siya. Ready na siya para ipatakbo patakbuhin. Tating isigaw. Tago po lagi. Ang malaki mo ang ganda. Ito na yung bangka, yung mga kahoy pa lang, yung frame pa lang yung inuna, yung natapos. Yan o, oh. Yan yung frame. Ito yung una naming ginagawa para may lagyan ng plywood. May naming tricot. Ito na yung tinatawag namin na pamaong, yung sa unahan ng bangka, kinukortihan muna, maayos tingnan para may porma yung bangka. Yan, matagal pa yung gawin kasi matigas yung kahoy na yan. Yan yung kahoy na tugas, mulabi sa Tagalog. Yan, mulabi pala yan sa Tagalog. Kapit nang matapos, pwede na yung ilagay doon sa bangka. Yan. Yan, dyan ilalagay yan. Pag nalagay na dyan, pwede nang lagyan ng plywood. Ito na, nailagay na yung pamaong. Yan. Ito nang barihin na para mas lalo siyang tumibay at kumapit. Yan, tinatawag na rindiha ito. Ito, binubutasan to para ma-fit, maging fit doon sa butas doon sa gitna, oh. Para mas kakapit siya sa bangka. At pantay yung ilalim ng bangka pag nilagyan ng plywood, hindi siya pakurba-kurba. Ano, nilagyan na ng rindiha sa gilid. 17 feet. Ang haba nito, 17 feet to. Kailangan mo talagang kalkulahin bago mo ililikit kasi kapag may mali, mahihirapan kang magdikit ng plywood. Ito na, nilagyan na ng plywood, idinikit na sa katawan ng bangka. Pinamitan ng lansang na bronze or pako. Pako na bronze ang gamit. Yan ang ilalagay dyan para dumikit siya totally. Ito yung ginagamit namin niya pang libil. Ito yung mga gamit, oh. Ito yung pako na ginagamit,
ito yung mainam na gamitin kasi dito kinakalawang. Kaso lang ito, mahal lang to. 1 kilo nito i-20 pesos. i-20 pesos 1 kilo nito, kaya mahal siya. Yan, may takip na. So yan mga bade, nililinis na yung itaas ng plywood para maging pantay, para mas maayos siya pag nilalagyan na ng daydayan yung kahoy sa itaas. At saka kailangan talaga paggagawa ka nito may ang tawag niyan, roller, rolling steel tape, steel tape. Ito yung bangka na tricat. Sa unan yung sa ganito pa lang nyo tingnan, hindi nyo masasabi na tricat to, pero pagkatapos nito magiging tricat na to. Kasi yung mga panday, iba't ibang paraan yung ginagamit nila kung paano sila gumawa, gagawa. Yung iba kasi nakikita ko sa YouTube yung ganyan, putol-putol na siya, tapos naka-form na talaga siya bago siya ginagawa, bago siya tinatakpan ng plywood. Pero yan, inuna yung pagtakip ng plywood, tsaka pagtapos niyan lahat, yan, gagawin na niyang kukunin niya, magka-cut na siya. Tricat yan, tricat. 17 ang haba nito, 17 meters. Ito na mga bade, nilagyan na ng daydayan. Ito yung daydayan. Yan. Tapos lagyan ng epoxy para mas lalong kumapit. At gamitan ng clamp. Yan, oh. Malapit na siyang matapos. Malapit na siyang ma-form. Forma. Ito na, nilagyan na ng baol yung bangka. May tatlong layer siya. Tatlong layer ang baol niya. Ito, unang layer. Dito, kinat dito. Pinutol. Pinutol yung plywood para maging cut. Tapos, ito ang pangalawa. Punta dito. Dito. Cut naman dito. Ito yung pangatlo hanggang dito. So yan, tatlong cut or tinatawag na tricat. Tricat yung baol niya. Yan, nakpan na yan. Nilagyan na lang ng pako. Tapos may epoxy to sa ilalim dito para di makapasok yung dagat sa loob ng bangka. Yan na siya, oh. Yan, nakapihaya na. Yan, tingnan natin yung loob. Ito yung loob, oh. At dyan, lagyan pa ng epoxy para dumikit, para walang butas, para pulido ang pagkagawa. Yan, oh. Yan yung loob. Yan. Doon, oh. Yun yung unahan. Tapos yun yung huli. Dito ipapasok yung ang tawag doon. Pan. Lagyan ng pala. Ihi. Diyan lagay yung ihi papunta doon, tapos lagyan ng pala. Ilisi pala yung Tagalog sa pala, ilisi. Ilisi pala kasi yun sa amin dito.
Pala yun sa Bisaya yung ilis eh. At dito yung lalagyan ng makina. Ayan. Ayan mga bandi, nilagyan na ng tentora. Yung may halong epoxy. Ayan oh. Ito yung tentora na may halong epoxy. Mix na yan mga bandi. Para mas matigas yung bangka pag may halong epoxy. Hindi siya madaling masira kasi may nakabalot sa kanyang epoxy at saka tintura. Ito na yung bangka, may kulay na kulay green. Malapit na talaga matapos yan. Yan ah. Malapit na, konti na lang. Yan ah. Nagyan ng pintura yung design. Yan design para maganda tingnan yung bangka. Green yellow pula, rasta. Yan, may littering na. Bade. Kinawa na ng muntar or lagyan ng makina. Yan. Yan, sampo lang yan mga bade kasi yan, hindi na yan umaandar. Lumang makina na yan mga bade. Ito yung bago niyang kinawa nila. Lagyan ng kinang ihi para punta doon sa pala. Yan. Saka ito, lalagyan to ng timon or yung manibila. Yan. Yung makina na yan, sample lang yan para masakto talaga yung mapantay talaga yung makina sa ehe para hindi siya baliko or curb. Sukatan lang yan. Jubil. Yan ang mga bandi. May cutting na siya. Ready na siya para patakbuhin. Yan. Tapos na. Yung ginagawa nila ngayon ay pinipinturahan na lang para maganda tingnan yung may kulay.
Yan oh. Symmetry cut. Yan mga badi. Mga badi oh. Tapos na. Yan mga badi. Tapos na yung bangka. Yung bangka na symmetry cut. Yan oh. Yan mga badi. Pinapatuyo muna para pag nasa dagat na hindi na siya hindi na makukuha yung kulay niya. Yan. Ang ganda tingnan mga badi oh. Pwede gawing pang racing mga badi. Pang racing. Pwede sali sa bangkaris. So natapos na yung mga bangka mga bade. Pwede na yung patakbuhin. At para makita nyo ang kabuuhan nito mga bade, yung tumatakbo na talaga yung bangka mga bade sa dagat, tingnan nyo na lang sa part 2. Kasi sa part 2 ko na lang i-upload yung kabuuhan nito, yung tumatakbo na talaga mga bade. So maraming salamat sa inyong panunood mga bade. At sana may natutunan kayo sa videos na ginawa ko, at sana kung gagawa kayo ng bangka, may apply nyo yun, yung natunan niyo dito sa videos na to. Maraming salamat sa inyong panonood mga bade, at sa susunod naman, abangan nyo ang part 2 nito mga bade. Maraming salamat, bye bye. Tayo'y Pilipino, nag-aalab ang puso. Buhay na at isigaw, pa'y mangibabaw.